today, let's have our stock review. Today is June 20, 2020. Okay, let's start with the PSE first. So as mentioned last time, gusto natin ng healthy pullback. So kasi sabi natin medyo extended siya, so nagkaroon nga ng pullback dito sa around 262 level, no, which is quite good. Ang ngayon gusto lang natin sa kanya is magstay siya diyan. So magstay, tapos hopefully i-break niya tong 65, no. Pero kasi anong tawag dito, so as mentioned also, syempre gusto natin magkaroon ng uptrend. So ito yung high, ito yung high, ito yung low, ito yung low, di ba? Now, so ito yung another high. Pero sa nakikita natin sa structure na to, dapat si PSE is tumaas siya dito. Bumalik siya around 65 level. Bakit? If not, magkakaroon tayo ng change of trend if bumaba siya dyan. Why? Meron tayong low, high, baka mag-ganun po siya. Oh. Guess nyo po yan. So, ito yung lower high mo. So, high muna tayo, tapos lower high, tapos ito yung low, lower low, LL. Tama ba? Tama, lower low, lower lower low, lower high. So, nakakalito yung mga yan, no? Anyways, so, yan po yung ayaw nating mangyari sa PSE. Kaya, gusto natin sa kanya, at least this week, is magstay siya dyan. Magstay lang. Kahit magstay lang siya dyan, sa 6.2 to 6.4 or 6.5 level, kahit maglaro lang muna siya dyan para manegate niya yung pagiging possible downtrend niya na galaw. Okay? Next, SSP. Okay, reviewin muna natin. Sabi natin, pag nabasag yung trend line, dito muna tayo, ayan. Pag nabasag itong trend line, you exit all your position. So, ito nga, nabasag po siya, kailan? This is June 15, which is what day? Monday. So, Monday, nabasag niya yan. So, dapat wala na tayo dyan. Diba? Kasi yun yung plano natin. But, eventually, on the second day, Tuesday, umangat siya. Bumalik siya sa line. So, sabi din naman natin, okay lang na mapakad ka dyan, or kung wala ka, which is good. Diba? Nagintay ka ng opportunity for the buy opportunity or buy level, which is ito. So, ngayon, nasa support ngayon si SSP natin, no? Ngayon, ang dahil invalidate yung trend line nung nakaraan, gusto natin ngayon, hindi siya bababa sa 131. Ayan. As long na nag-hold tong 131 na yan, okay tayo. If ever bumaba siya dyan, you cut loss or you don't do anything. Okay? So, ang buying range nyo ngayon kay ano tawag dito? SSP. Itong ito po. Yan ang buying range natin kay SSP. Yan. So, same goes pag nakakuha ka dito, pag binenta mo sa 154, meron kang 17%. And if you are ano tawag dito? Patient enough, pag na-break itong 154, pwede siyang abutan itong 182. Okay? So, patient lang. So, pag, sa mga quick trade, pwede mong iba ito agad dito yan sa 154. Okay? So, with that, tanggalin na natin itong ating trend line. Tanggalin ko na rin muna itong ating support line. Eh, wag na. Kasi meron tayong pressure dito. So, stay put lang natin yon. Tapos, purahin natin yan. So, maglagay tayo ng bagong colored box. So, hopefully, dyan lang po ang kuha natin. Okay? Para mas healthy siya. So, anything below the 131, you exit or you cut loss. Ganun lang po. So, talaga may mga trade na hindi nagmamaterialize, no? Given na yan. Ito, kaya gumanda to dahil may news bigla eh. Lunes, oh. Tapos, biglang Martes, naglabas ng news. Ano ba yun? So, hindi natin talaga alam ang mangyayari sa market, no? Ayan po, nag-press release sila. Kaya biglang shoot up, bumalik ulit sa support. Ganun talaga. So, okay.
healthy pa naman si SSP, kagaya nga nasabi natin, basta nag-hold itong color box natin na yan. Okay? Next, tech. Interestingly kay tech, first, maganda po yung earnings niya, no? Grabe to, ilang 2,000% yata. Ay, hindi, 8,000% net income. So, alam naman natin, maganda yung business ngayon ng tech, no? Dahil sa mga, sila nagpo-produce ng mga chips yata. So, anyways, so, kita nyo po ito, ito. Itong ating 11%. So, tinamaan siya agad, no? Nung Friday. Tapos, binalik sa baba. Dahil nga sa news. May news din po kasi itong si Tech. Dahil nga dito sa earnings niya. So, you could have earned 11%. Diba? Kasi, ang buying natin dyan, itong 847 na ito. Itong linyang yan. So, nung magpa siya dito, pwede kayo nag-buy dyan. Tapos, binato nyo dito. Meron tayong 11%, 11.40. Congratulations po sa mga kumita, no? Now, ano ba ang magandang gawin kay Tech? So, personally, gusto natin is mag-stay lang siya dyan. Yan. Kahit pula yan, maglaro lang siya dyan. Laro-laro, tapos break. Ito po yung next yung TP, which is... let's say, kumuha kayo dito. Ito nyo doon. 17% naman tayo. Yun ang first. Ito yung second. Kasi pwede po siyang mautog uli dito sa immediate resistance natin na sinukat dati. Or pwede siyang tumuloy dito. Yan. Okay? So, wait lang. Lagyan na natin ng linya. Tingin natin dito. Yun. See. So, yun po ang gusto natin kay Tech, no? So, technically healthy siya. And also, yung nga niya, tingin ko financially healthy rin siya kasi kumita siya, no? So, nagkaroon tayo ng break line dito sa trend. Ito, yan, no? Naalala niyo yan, yung binilugan natin dati. Okay, so, with that, pupuray ko na po muna to. Ito, itutuloy lang natin yan. Yan. Okay ba? Natin sa weekly. So, sa weekly, try muna natin itong mga percentage natin para makita natin siya na maayos. So, weekly, healthy rin siya, no? Maganda rin yung weekly detect. So, yeah. Huli, magkaroon ng magandang galaw ito. Magkaroon ng magandang breakout. If ever na mag-breakout siya dito sa 10 peso, sige, iplano na rin natin yan. So, if ever na mag-breakout siya dyan, ha? Bigyan natin ng annotation para hindi natin makalimutan next time. Call out natin yan. If breakout dyan, be breakout sa 10 peso. Possible. Pag nag-breakout sa 10 peso, possible TP eh 30 peso. Yan. Okay? Breakout sa 10. Breakout sa 10. So, breakout sa 10. Possible TP, 10 peso. Yan. Okay? So, pag nag-breakout po dyan, possible TP nyo itong 13 peso. That is equivalent to, balik natin sa daily. Yun, no? Ay, 13 lang tayo. 13 lang. 30%. Yan, pwede na yan. 13.07. Around that level. So, 13. Ayaw nyo masakto eh. Yun. So, that is around 29%. Pag nag-breakout po sa 10 peso. Okay? So, ay, naburak pala yung iba nating mga, ano, mga key level. So, wait lang. Balik natin. Yun. Diba? Yun. Tapos, ano pa? Balik natin yung ating 11% ng nakaraan. So, na-hit din yan. Yan. Para pwede natin balikan yung ni-review natin. Okay po. Then, what else? Green. So, si Green. Interesting itong si Green, no? Yun. So,
Tapos si green, pag na-break po itong 182, TP nyo is 210. Okay? So, anong maganda kay green ngayon? Bigyan ko pa yung isa. So, nagkaroon ng break. So, save natin yan. Break. So, bilugan din natin para hindi natin makalimutan. So, nagkaroon po ng breakout, no? Breakout sa trend. Kagaya po nangyari dito. Nabulol na. Yan. Okay? So, hopefully lang, no? Hindi naman natin alam. Eh, gayahin niya itong move na yan. Itong rally nito. So, pag ginaya niya yan, let's say, sukatin natin. Ganun natin. Kunwari, ginaya niya yan. Yan. Hypothetical, gayahin niya yan. Ayun. Saktuhan sa ating 210 level. Kung gayahin niya po, yun ang ingat lang tayo. Siyempre, hindi naman natin alam mangyayari sa stocks. Pwede namang biglang bumaba uli dito yan sa 146 na major support nating nakikita. Na dating major resistance na na-break. So, ngayon, ito yung nakikita nating major support. Okay po? So, buray natin yan. So, ito yung mga nakikita natin ngayon kay green. So, hopefully, mag-materialize yan. That is equivalent to 26%. Save natin. Or, kung sa 182 lang po tayo, pwede tayo decent gain din yan, no? Kung mauntog siya, 10%. Okay? So, if gusto nyo naman, magbenta sa 182, sell half, then sell half again on the 210 level. Okay pa? Then, MM. Save natin. MM. Yun. So, binigyan natin ng mga linya yan. Ito yung mga linya ko, no? Ito yung mga trade plan ko. Kung nakita nyo po yung post ko, so, nagkumuha ko ng bounce, no? Around, hindi ako nagkakamali, 262. Tapos, binato ko yata sa 292. Or 261 ako bumili. Around that. Tingnan nga natin. Tapos, open natin yung Facebook na. Eh, wag na. Huwag na tayo mag-open ng Facebook. And then, open tayo. Tignan ko, silipin ko lang sa kabila. Tignan ko ha, silipin natin yan. Bounce play ko dyan. Photos. Ayun, so ito nga po, no? Ito, so bumili ako sa 261. Bintato ko sa 292, tama. So, okay. So, kaya po nangyari yun, no? Kita nyo naman, may trade plan tayo, no? So, may sinusunod tayo. Now, anong possible na magawa kay, ilang percent ba yung kuha ko dito? 261, binato ko sa 292, meron akong 11%. So, this is a quick scalping yesterday kay MM. That is 11%. Okay, now, ano ang pwedeng scenario ngayon kay MM? Pwede po, no, kung magstay siya dito around this 289 level, ito, kung magstay siya dyan, pwede nyong iba to ngayon dito sa 327, which is equivalent to, kumare, magstay siya dyan, no? Ayan, 13%. Now, if naman i-break, kumuha kayo dito, i-break niya naman tong 327, ang next TP is 374, which is 29%. So, ganyan po ang planning, no? Now, if naman bumagsak si MM, let's say, pwede po kasi siya bumalik dito. Diba? Yan. Ang last naman, if ever na sobrang baksak ni MM, pwede po siya bumaksak around this level sa 2 peso level, 204. So, yan po yung mga level na aabangan natin kay MM ngayon, no? So, let's have a good trade plan. So, yan lang para tingin po natin, personally, ito po yung mga level na pwedeng puntahan ni MM. Now, if nakakuha kayo dito, let's say, nakakuha
kayo dito. Nag-sell, pwede kayo mag-sell half sa 327, sell half kayo uli sa 374. 'Di ba? Or maghintay kayo na magandang base, baka pag bumalik naman siya dito, ibabato niya naman siya dito. Pag bumagsak naman siya dito, pwede niyo siyang ibato dito, which is equivalent to pare na, bumagsak siya. Tapos kumuha kayo dito, ibabato niyo naman dito. So meron naman kayo 23%. Okay? Ganun lang po yung planning natin ngayon kay MM. Abangan niyo lang po yung mga levels na 'yan. Pwede niyo screenshot 'to. I-paste niyo sa i-save niyo, i-paste niyo sa wall niyo para may guide kayo sa level na pwedeng puntahan ni MM for the moment, no? For the short term. Next. What else? Meg. Ayun, si Meg. So, si Meg, nag-stay na siya dito sa ating level na 321, which is good. Yan, no? Hindi na siya bumaba. So, ang TP natin dyan dito sa 3.6, which is 12% equivalent. If ever magkaroon ng breakout yan, all the way dito, meron tayong 395, which is originally planned. So, nasa pasok pa rin si Meg sa ating initial trade plan last week. Tsaka yung mga nauna nating review. Okay? So, ngayon, pag naman nabasag si Meg, bumaba siya dyan, dito yung level na aabangan natin kay Meg. So, mula 283, let's say, hanggang 3 peso. So, pag bumaba siya dyan, dyan po ang bounce. So, dito tayo sasalo. Okay? Ngayon, pag meron naman na kayo ni Meg, kunwari, meron kayo dito. Pag na-break naman itong 321, syempre, cut loss yan. Okay pa. Now, next, Mac. So, Mac. So, as mentioned, no? Talagang strong yung resistance niya dito sa level natin, no? 699 or 7 peso level. So, hindi niya kayang i-break. Ngayon, ang maganda lang kay Mac, hindi pa po nababasag itong colored support natin, no? Yung colored box natin, which is good. Now, kung kukuha kayo kay Mac, mas maganda kung makakuha kayo ng mas malapit dito sa color box. Yan. Para pwede nyo rin siyang ibato agad dito, which is equivalent to, let's say, nakakuha kayo ng mas malapit sa box. Ay, ano ba ito? Lipat natin. So, yan, meron kang 20%. Okay? Yung originally plan naman natin, kukuha tayo dito, ibabato natin dito. Ito nga po, hindi niya inabutan, di ba? So, pero, good gain pa rin yan. Now, basta makakuha kayo ng malapit dito sa box, ulitin lang natin, pwede nyong ibato agad sa 7 peso yan. So, pag dito, 20%, kapag naman, kunwari, ito, nakakuha ka dito, meron kang 13% or 14%. Not bad, di ba? Yun, no? Lapit natin dyan. Yan. Okay? So, pero purahin natin yan. Nasyado ng marami yung level, ano natin, linya. Okay po. Talagang 7 peso yung ano ni Mac, no? Strong resistance niya. Seb. Yun. So, major resistance tayo. Wala talaga. Ito yung support natin kay Mac, no? 4190. So, nasa support po siya ngayon. Pag meron kayo ni Mac, kunwari kumuha kayo ng Friday, pag bumaba siya dyan, cut loss kayo, tapos hintayin nyo around this level. Ito color box natin. So, around 36 level. Pwede namang 37. Basta malapit po dito sa color box. No? Dito uli ang buy natin. Buy. Malapit sa box na yan. So, kunwari, bumaksak, cut loss kayo, tapos pagpunta dito kayo sasalo ulit. Okay? Huwag nyong i-hold yung pababang stocks. Exit agad kayo, tapos pwede nyo naman pasukan ulit. Now, next, URC. So, si URC currently nasa support, which is good.
So, sa ating KURC, hindi siya bumaba siya dyan. Now, two things, KURC, no? Ayaw natin bumaba siya dyan. Pero, personally, kung gusto niyo talaga ng URC, kukuha kayo dito sa 134. Hayaan nyo lang siyang umangat. Okay? Dito ang kuha ni URC. Para medyo may buwelo, may lakas. So, that would equivalent to 13%. Ayan. Or 14%. Ibabato nyo sa 152 level. Kaya, bakit ayaw natin kumuha agad dito? Kasi po, malapit siya sa support. Ayaw natin yan. Baka mabutas. Kagaya ng nangyari dito. Tingnan nyo to. Ayun o. Tapos, nabutas. Ayun o. Tuloy-tuloy. So, ayaw naman natin na kukuha ka agad dito. Tapos, pag nabutas, edi dito, ano po yan? Sa 111. O, diba? Cut loss nyo yan. That is equivalent to, kunwari, nabutas. Ayun. 10%. 11. So, ayaw po natin mangyari yun. Kaya, dito tayo kukuha kay URC sa taas na po. Sa 134. Para may room siya para huminga. Ayan. Hayaan nyo silang mag-build up dyan. Pero kayo, dito tayo kukuha. Sa 134. Okay? Next, ano ba? Oh. Ayun. So, ito yung box natin nung nakaraan. So, nasa support pa rin si ating home. Hindi pa rin bumababa. So, good, no? So, that pag naman bumaba siya dito sa color box, exit, that is 11%. Ibabato natin si home dito sa 923. Okay? So, nag-hold pa rin po yung support. So, okay pa tayo dyan. Kung bumaba siya sa color box, okay pa rin tayo. Huwag lang siyang lumabas. Di ba? Sabi natin, huwag lang siyang lumabas sa color box. Pero pag tinatamaan niya lang itong color box, okay pa tayo dyan. Okay? Home. Okay po. So, I think I need to extend this box na para sa future discussion natin. Save natin. Yun. Dito. Ito. So, dito. Interesting, no? So, as discussed last time, ito yung major resistance niya. So, na-break. Meron na lang po tayong isang pinaka iniintay na i-break ni dito, itong around 3.6. Itong color box. 3.6, 3.7. So, anong plano natin ngayon? Ngayon, kung so, ano tawag dito? Kung makakakuha tayo ng sa uli, hindi natin alam kung babaksak uli yan, di ba? Makakuha tayo ng 2.87 to 3 peso level. Ito po, yan. Mas maganda kung makakuha tayo dyan. Tapos, kung trader kayo, pwede nyong ibato agad dyan. Which is equivalent to, let's say, kung makakuha kayo dito, no? 20%. Now, sa mga, or, si dito, kung mag-sideways siya dyan, yan, let's say yan. Kunwari, ganyan-ganyan. Kuha kayo, pwede nyo rin ibato dito yan. O, kung gusto nyo sa upper box, which is equivalent to, ayan, 20% or 19%. Okay? So, bakit tayo naghihintay? Ngayon kasi, medyo strong yung breakout, no? Sinabayan ng magandang volume. Okay, yan. Pero nagpahinga, di ba? Nag-overshoot siya dito. So, bakit siya nag-overshoot? Kasi ano na po yan, eh? TP. Papakita ko sa inyo. Paano ba yun? Ito, tingnan nyo po ito. If I will extend this, kita nyo to. Yun. So, malapit na siya, no? Kita nyo? Yun. Yan. Para may matutunan kayo, yun. So, kaya nagkabentahan po dyan. Napansin nyo po yan. Nagkabentahan. Kaya nagkaroon ng selling pressure noong Thursday. Tapos, binalik uli. So, kung ngayon, kukuha uli kayo dyan. Mare, kumuha kayo. I-extend ko lang po ito, no? Tapos, tamaan niya uli itong ating trend sa taas. So, 7% yung potential gain for quick trade. Tapos, if ever na bumagsak po siya doon, baka naman po magkaroon ng retracement uli dito. Yan ang gain. Okay? So, sige, save natin yan. Yun. Gets niyo po? Kaya,
sa mga levels na to ang kuha natin. Ganda dito, kung makakuha ka dyan, or kung magstay siya dito, pwede rin, kuha-kuha ka dito, ibato mo dito. Ngayon, for long-term investor naman, syempre, for long-term, good pa po yung trend ni dito. So, healthy yung trend. So, meron kang high. Actually, meron kang high dito eh. Tapos, meron kang high doon. Meron kang low dito. Meron kang low dyan. Meron kang high dito. Meron kang low dito. So, high, low, low. So, naghihintay tayo ng another low. So, possible po yung low dito siya. Okay po. Prut. So, si Prut, nasa support level pa rin po siya, no? Itong pula. No, kailan ba ito? Lunes yata. Bumaba siya dyan. So, sabi natin, cut loss. Kung meron kayo. Ngayon, kung wala kayo nito, ngayon nandito pa rin siya. So ano maganda kay Prut? So kung meron kayo kay Prut, so basta nag-hold itong pula natin na yan, 129, okay tayo kay Prut, no? Anything na bumaba dyan, cut loss muna kayo. Hayaan nyo lang. But personally, kung gusto nyo talaga, ito po, nakita nyo to, kukuha kayo dito sa banda yan para ibabato nyo dito. Okay po. Para medyo healthy. So, currently kasi nasa gitna siya ng support natin. No? So, nasa halanganing sitwasyon si Prut. Kasi baka po bumaksak siya dyan. Let's say bumaksak siya dyan. Downtrend na tayo. No? Parang ang nangyari po dito, tingnan nyo ito. Yun. Tapos, bumaksak. Ayan. So, yun ang iniiwasan natin. Kaya ingat lang po, pwede kayo dito, test buy. Tapos, pag lumakas, mag-add kayo, tapos ibabato nyo dito. Okay? Now. So, si Now, na-hit niya yung ating, ito yung review natin ng nakaraan. No? So, bumalik siya sa support. Ayun po, nakita nyo to, itong color box, bumalik siya, which is good. So, kung kumuha kayo dyan, nakabenta kayo dito, meron kayong 12%, not bad, di ba? Pero ang maximum sana natin is 229, which is 15%. So, hindi niya inabot. 12% lang yung inabot niya, which is a good gain pa rin, no? Okay. Kaya, sige, save natin yan. So, now, ang maganda kay Now dyan, dapat hindi siya bumaba sa color box. Pag bumaba siya po dyan, cut na kayo. Cut loss na yan. Kasi pag bumaba po dyan, possible po baka bumalik dito sa 166. Okay, kaya gusto po natin nag-hold yung color box na yan. Tapos ibabato nyo dito, 229. Pag nag-breakout po sa 229, ang next TP natin is 264, which is 33%. Okay, so just manage your risk para po kung matalo tayo, maliit lang, at ma-recover natin yung mga natalo natin for a good gain. JFC. So, si JFC, tinamaan niya uli ang ating support resistance. So, good. And also, last time, kung mapapasin niyo to, nagkaroon siya ng post days dyan, which is good. Pero, konti yung gain nyo kung dito kayo kumuha. No? Meron lang kayong 4%. So, maliit pa. So, ang gusto nyo ngayon mangyari sana kay JFC is mag-breakout siya dyan, bounce, babato nyo dito sa 166. Yan. Para yung nakakuha dito sa breakout, meron kayong 13%. Okay? So, save natin. So, yung mga kumuha dito sa breakout, 4%, hindi ko alam kung gusto nyo na yung gain nyo na 4%. Eh, minus commission. So, nasa 3% pa lang kayo na gain. So, ayaw naman yan, no? JFC yan. So, hintayin nyo na ngayon pumunta sa 166 nung kayo magbenta. If ever mauntok uli si JFC dyan, so, ano, dito ulit tayo maghihintay. This, around this level. So, that is equivalent to dito na.
Yan, 13%. Okay po. Now, yung dati natin plano dito, no, nung nakaraan, ayan, no. So, na-hit na po yan. 16%. Congratulations po. Yung original plan natin. So, ibaba. Yung mga ginuhita natin dati dito, yun. Diba? Yan. So, 16%. So, na-hit na po yung TV ng 16% noong Friday. So, congratulations po sa mga nag-hold at kumita. IDC. Same. So, nabasag po yung ating major support na 189. So, cut loss kayo dito. Extend ko lang po ito, no? So, extend natin yan. Save natin. Now, anong maganda nga lang kay IDC ngayon? Maganda lang kay IDC, nag-hold pa itong trend line. Yun. So, okay pa tayo. Pero cut loss na tayo dito. Ngayon, maghintay po kayo kay IDC na bumalik uli sa 189. Okay, huwag kayong kukuha agad dahil baka po ang mangyari dyan is mabasag itong trend line. Naku, mas delikado po yun. So, kailan ang mas medyo para sa atin na safe na entry is bumalik sa 189 level. So, ayan nyo lang po mag-bounce dyan. Pag nag-bounce dito, dun po ang entry ulit. Tapos, pwede nyo siyang ibato dito. That is equivalent to 13%. Okay po. Save natin. Baita. So, si Baita. So, congratulations sa mga kumita, no? So, na-hit yung TP natin na 94 cents. Pero, hindi niya inabot itong anong tawag natin, lowest point. Pero, as mention naman sa mga previous natin at dati pa, gusto natin malapit lang siya dyan, no? Yan. So, kung kumuha ka dyan, meron kang 17%. Di ba? Ganda. Pero lumagpas pa siya. Ito lang yung funny thing kay Baita ngayon. If, ito po, extend ko to, itong 23%. Tingnan nyo. Sa breakout ng kandilang ito, ito. Ayan. Sa breakout ng kandilang ito, kung kayo nag-entry sa breakout niyan, so, almost, na-hit niya rin, no? 21%. Di ba? Pero yung anong tawag dito? Yung buong range. So, congratulations po sa mga kumita. Ngayon, bumalik siya. Tignan nyo po. Bumalik ulit siya sa box. So, anong hihintay natin kay Baita? Ngayon, ang plan natin kay Baita, tanggalin ko na po muna to, ha? Ang plan natin kay Baita ngayon is mag-hold itong 85 cents o 85 level. So, pag nag-bounce siya dyan, bounce, pwede ko yung bumato dito, kalahati, tapos breakout, ibato nyo dito, kalahati. So, that is mula dito 10%. Mula dito hanggang doon 23%. Okay po. So, meron pong nag-comment sa post natin. Kailan ba? Kahapon yata o nakaraan? So, kumita yata siya sa Baita. So, congratulations po sa inyo, sir. No? So, yun. Nakachamba tayo sa ating trade plan dito kay Baita. Congratulations po sa mga kumuha. Green. Ay, ano? Tapos na pala tayo kay Green. Mahirap. Na-double yung listahan ko. Ano po, ha? Purahin ko lang. Max. So, Max tayo. Next. Ayun, si Max, so currently nasa ating major support na 587. So nagpapahinga lang siya diyan. So as long na nag-hold yan, okay tayo. Below that, we exit. O, ito yung cut loss point. Now, ito yung una natin dati, di ba? Yan. Babato natin dito 18%. So ngayon po, nandito pa rin siya sa support. So gusto natin talaga diyan kumuha tayo dito banda. Yan. Kagaya po ng kuha natin sa level na yan. Yan. Huwag malapit sa support dahil ang cut loss natin dyan is below this 587. Below. Para po, lipat ko lang ha. Ayan. Tapos adjust natin. Yun. Yan po ang kuha nyo. Okay? So ngayon, wala pa tayong dapat gawin kay Max. Maghintay lang tayo ng ating level of entry around this, around 6 peso. 6.10, mga ganon. 6 pesos to 6.10.
dito tayo mag-entry kay Max. Ngayon, ang gawin lang natin maghintay. Hintayin natin siyang lumakas. Mag-stay sa taas. At hintayin natin magkaroon ng magandang ball. Okay pa? Patient lang po tayo. Para hindi po tayo nawi-whip o naiipit. Nickel. So, ito yung plan natin kay Nickel, no? Dito. Tapos, ibabato natin doon. Or dito. Tapos, ibabato natin dito. 10%. Ngayon, ang nangyari, hindi niya inabot yung 10%. Dito lang po yung inabot niya. Ito, ito. 7%. Which is quite a good gain. Now, si Nickel na is on the cut loss point na tayo. Yun, Friday. Cut loss. So, hopefully po, naka-exit kayo dyan. Sobrang laki po ng volume ngayon. So, sana po naka-exit kayo, no? Or ito yung cut loss natin dati. Sinabi natin dyan, 184. So, kailan tayo entry uli kay Nickel? Pag sumampa uli sa 184. So, hintayin po natin sumampa dyan. Tapos, dito po ang bili natin. Okay po? So, yan ngayon. Mag-observe muna tayo kay Nickel. Maghintay. Pero kung gusto nyo talaga kay Nickel, pwede kayong, ito, medyo high risk po ito. Pwede kayong magabang dito. Kulayan natin. Kung gusto nyo talaga magabang kay Nickel, yan, dyan po kayo magabang. Kung gusto nyo lang, ha, pero high risk po itong talbugan na yan. So, caution lang tayo. Tagyan natin ng notes para hindi natin kalimutin. So, medyo, pwede kayo magabang dyan. Bounce. Bounce level. Bounce area na lang. Pero, risky, ha. Lagay natin risky. Yan. Okay pa. EEI. Yun si EEI. So, nasa support, nasa colored box pa rin natin. So, good pa rin yan. As long as hindi bumababa sa colored box natin, we are still okay. And if ever, pwede mong ibato dito yan. That is equivalent to 16%. So, save natin. Okay pa. Ganun lang. Ang, ano lang kaya dito, tingnan mo, September pa lang yung, ano, yung cash dividend. Nag-announce na agad. Why? Maybe because, ano, gusto nila na pumasok na yung mga, ano, mga investor agad dyan, no? So, kaya gusto nilang umangat. So, tayo as a technical trader is abang tayo sa mga key level. So, anything below this colored box is your cut loss point. Okay pa? Next is MBT. So, si MBT, yung initial natin target na, ano ba ito? Move ko na nga dito to. Yun. Ito po kasi, no, ito pa, recap lang tayo. So, na-hit na yung target natin doon. Ito po, yung original target natin. Pwede na ito siguro yan. I-move ko na lang siya dyan. Ayan. Okay, so yung mga level natin. So, if dahil na-meet na naman niya itong 23% natin na-target, sorry. Tanggalin ko na yan. Yan. Ito, i-move natin dito. U. So, ito, pwede natin i-move ngayon ito dito. Okay. Ito, na-hit na rin. So, tanggalin na natin yan. Para malinis yung chart. Now, as long na nag-hold kay MBT itong 37.16 natin. Yan, 37.16. We're still okay. Below that is your cut loss point. Kung makakuha kayo dyan, yan, like yan. Ngayon, nag-i-stay siya dyan. Okay yan. Ibabato nyo agad sa 42.20 yan, level. So that, kung nakakuha kayo dito, let's say, nung Friday, pwede kayo dito, that is 9% agad. So, good, no? Ito talaga yung major naman na level na kailangan i-break ni MBT. Ito pong 42.20 natin na level. Kaya po, pinagbebenta ko kayo dyan dahil malakas pong ano to, resistance. So, mahirap basagin. Maliban na lang kung bo-voluman talaga yan. Okay? So, yun. Ano pa? So, below this is your cut loss point. Ngayon, kung bumalik siya dito, siyempre, below 32,
3289 is your cut loss uli, pero dito rin kayo babato uli nun sa 37. Okay po. GT Cup. Ayun. So, disclose. Meron akong GT Cup nung nakaraan. So, ito yung plano ko. Sabi ko, mag-a-add ako dito. Tapos, ito yung TP area, no? Alam niya naman. Kaso, bumaba siya, no? So, we exit. Nasa GT Cup. All our position. Wala na tayong GT Cup. Wala na ako. Now, ngayon, possible, mas maganda sana kay GT Cup is bumalik siya uli dito. Bumalik siya dyan. Pag bumalik siya dyan, tapos ibabato po natin siya dyan. So, pag bato natin doon, that is equivalent to around 29%. Ayan. So, now, pwede rin mag-abang tayo kay GT Cup ng 428 level ulit. 428 hanggang 440. Ito, itong level na to. Dyan tayo mag-aabang. Pag bumaksak siya dyan, hintayin natin tumalbog siya dyan. Pag talbog, dito nyo naman ibabato yun. Which is equivalent to, let's see, 16%. Okay po. So, binisi natin. Yan. So, yan po yung plano natin kay GT. AGI. Ayun, no? So, ito yung mga initial plan natin, no? Nung nakaraan. So, buray natin to. Nakaharang siya. Ito rin yung mga ano natin. So, na-hit. Recap lang tayo. Na-hit po itong 17 na target natin dati, no? Dito. Pero, ngayon, itong 741 is acting as a resistance. Napansin po yan. Yan. Anong gusto natin mangyari ngayon kay AGI? Gusto natin kay AGI, hindi na po siya po. Mag-stay lang siya dyan. Yan. Okay. At save natin. So natin kay AGI, hindi siya bumaba sa color box. So, if ever bumaba po siya dyan, ito po yung cut loss point natin. Okay? So, pero kung gusto nyo talaga nito, personally, gusto ko sana kay AGI is i-break niya muna itong 741. Critical po kasi yan eh. Kasi pag kumuha ka dyan at nauntog dito uli, tignan nyo po yung reward nyo. Ang reward mo is 6%. Okay? Pero yung risk mo naman, 13%. Okay po? So, kaya medyo tight. Tight siya, no? Lalo na kung hindi kayo nag-exit sa cut loss point. Pero kung mag-exit kayo sa cut loss point, pwede rin. Quick trade, 6%. Diba? Medyo tight. Kaya gusto po natin sana maganda is breakout siya para, ayun, mas malaki yung reward nyo kesa sa risk. Pag ganun, dito po yung cut loss nyo, di ba? Medyo mas malaki naman yung reward nyo kesa sa risk nyo. Okay po, save natin. FLI. So, sa FLI, extend po lang po itong ating colored box na to. So, as long hindi nabibreak ni FLI yan dyan, okay. Ibig po sabihin, gusto natin i-break ni FLI itong box. Tapos, ibabato natin dito. Equivalent po yan, 12%. Ngayon, as long naman na hindi nababasag itong box natin sa baba, okay pa tayo kay FLI. So, ano pong gawin natin ngayon? So, ngayon, kailangan lang natin maghintay kay FLI na pumanhik o sumampa dito. So, 1 peso level po. Eh, no, 105 yata to. Yan, 105 level. Yan. Hintayin natin sumampa doon. Doon tayo kukuha, ibabato natin sa 117. So, ngayon, nasa, kasi, pag ito naman, bumaksak sa dyan, so, cut loss naman kayo. Pwede rin. Pero, mas safe, maghintay lang tayong sumampa siya sa 105. Okay po? Axelup. Sa Axelup naman po, so same plano, breakout, huwag ko lang yun, 12% tayo doon. Para siyang CFLI, no? May dalawa tayong box. So, in between, wala tayong dapat gawin. Dahil pag na-breakdown to dito, cut loss kayo dyan. Okay, cut loss. So, ngayon, yung
closing niya is nandito. So hintayin natin yung sa Monday candle na sumampa dito. So dapat yung sa Monday candle is sumampa siya dyan. Tapos ibabato natin siya dito sa upper box natin, which is around 310, 311 level. Yun po yung gusto natin. Kasi po anong tawag dito, pag nauntog kasi siya dyan, kunwari mauntog siya dyan, pag bumaba po siya dito, eto na po yung high, low, no, lower high, diba, downtrend. So ayaw po natin mangyari yan, kaya gusto natin magkaroon ng breakout dito. Okay po, kagaya po nang nangyari dito, tingnan nyo to, eto yung high mo, eto naman yung lower high mo ng itong trend na to. Yun, baka gumanong po yan eh. Ayan. Okay? At alin pa? Itong trend. Tingnan nyo po itong trend. Yun. So, save natin yung trend na yan. So, kaya gusto natin magkaroon yung sa Monday na kandila is sumampa dyan para magkaroon ng breakout dito sa trend. Tapos, ibabato po natin dito. Okay? SMPH. Ayun, si SMPH. Extend natin to. So, nasa loob pa rin siya ng box, no? Medyo tight po si SMPH natin, no? Itong 34, hindi niya ma-break. Ngayon, bumalik siya sa box natin dito. So, anong maganda natin gawin kay SMPH? Pwede kayong mag-test buy ulit dito sa 32. Pero, babato nyo pa rin dito yan sa 37. Kasi kung sa ano, pwede rin naman, pero konti lang yung gain nyo. That is, what, 6%. Pero kung dito nyo yung mabato yan, meron kayo 15%. Okay po. So, dyan ang kuha natin kay SMPA. So, as long na nag-hold itong color box natin na yan, okay pa tayo sa kanya. Lakas pa rin. Pero pag nagkaroon ng breakdown dyan, wala po. Exit all or cut loss nyo na yan. Okay? Ano pa? Wait, nakita tayo. Nakita dito. Tingnan natin. Pwede to. Trend line. Ayun. Sige. Wait natin. Save natin yan. Yan. So, walang kayo doon. If ever naman na conservative kayo, mabreak itong trend line, pwede rin yung rin pong gawing cut loss point yan. Okay po. BLL. So, sa BLL, nasa colored box pa rin siya, so we're still okay. So, below that, cut loss point yun na to. Ito, cut loss point to. No? Box na to, tingnan nyo po. Itong kandilang to, kailan to? Wait lang. June 15, Lunes yata yun. June 15, Lunes nga. So, no Lunes, cut loss na yan. Dahil sinabi natin, below the colored box is your cut loss point. Sumampa siya uli. So, nung sumampa, pwedeng nag-test buy uli kayo dyan. Diba? Ito yung ating initial TP ngayon, 13% or 17%. So, nasa loob pa rin po siya ng colored box. So, okay pa rin tayo dyan. If ever bumaba uli siya dyan, cut loss point, uliin nyo po yan. Okay po? So, medyo tight tayo. Matalo tayo ng maliit. Small loss. Tapos big win. Yan naman po ang aim natin. Next, pure gold. So, yun. Si pure gold. So, as mentioned last time, trend line natin yan. So, wala pang break. Hindi niya na-break yung trend line. So, wala pa tayong buy signal dyan. Tingnan nyo po ito. Ito yung entry natin. Kung nag-entry kayo dito, sabi natin, cut loss nyo, point nyo po ito. So, yung nag-entry dito noong Thursday, wala pang cut loss point. So, you can still hold it. Ngayon, kung yung mga wala naman, pure gold, maghintay tayo dito kay 43 level, 43.87, ito kayo kukuha. Okay? Pero kung gusto nyo talaga ng mas malakas, dito uli yan, pag breakout sa trend, pwede kayong kumuha dyan, tapos ibabato nyo sa 49.88, which is equivalent to, okay,
9%. So, walang break sa trend. So, nagsusupport pa rin itong ating color dito. So, wala pa lang, wala pa rin breakdown. So, okay. Medyo, ano po itong signal ng malaking volume na yun na pula. Ito rin po, tingnan nyo ito. Volume. No? Anyways, so, nandito siya ngayon. So, gusto natin kay Axel is sumampa siya dyan. So, ang kuha po natin dyan, sumampa dyan. Or kung kapag hihintay kayo, break ng trend line para may 12% po kayong possible gain. Okay? So, as long na nag-hold itong colored box na to, okay pa tayo kay Axelum. Okay po? Pero dito tayo bibili. So, in between ngayon, as long na, kunwari, hindi siya sumampa doon, wala tayong gagawin, maghintay tayo. Mas maganda nga kay Axelum dyan is mag-side-side muna siya dyan. Bago siya magkaroon ng breakout dito sa level nito, that is sana sa July, no, mga 1 week na sideways pwede or 2 weeks sideways dyan, tapos breakout para mas malakas po, kasi kung mapipilitan niyang i-break dito yan agad parang parabolic ang dating, pag bumagsak po malaki. So gusto natin healthy trend, so gusto natin mag side dyan mga 1 week to 2 weeks tapos break para healthy po yung ano at possible makuha niya tong 12% gain. Okay po? Ano? Tapos na tong asset na to. Hindi pa ba? Hindi pa. Tama. Okay. Dito tayo. So, now, si asset is nasa, ano siya, no? Malapit na siya sa ating, anong tawag dito? Resistance na 2, which is 5% na lang. Tapos, ang possible na matalo mo naman pag bumalik sa support, 12%. So, hindi siya worth it i-trade ngayon sa current level niya. So, kailan nyo i-trade ito? Siyempre, as mentioned, i-trade nyo yan pag breakout dito sa box. Tapos, ibabato nyo dito sa taas. So, that is 14% sa 280. So, kung gusto nyo naman kay asset talaga, hintayin nyo po dito around this level hanggang dito. Yan. Yung level na yan, dyan maglaro. Tapos, ibabato nyo dito. So, kung makakuha kayo sa baba, pwede yung 19% or 20. Kung makakuha naman kayo dito, that is 12%. Okay? Pero sa current level ni asset, wag po muna tayong kumuha. Maghintay tayo dito sa dalawang level na yan. Okay po? Para medyo safe tayo. And last, MRC. So, si MRC nasa, ano tawag dito? Hindi pa rin nababasag yung colored box natin. So, good kay MRC. So, kung kumuha kayo dito, banda, ibabato nyo dito yan, that is 20%. Kung kumuha kayo ng Friday, tingnan natin yung risk reward, 13%. Diba? Pero yung risk mo naman, 13%. So, anong ibig sabihin yan? Sa current level ni MRC, ayaw natin kumuha dyan. Gusto natin makakuha kay MRC around this level. Yan. Yung level na yan, tapos ibabato nyo dito. Okay po. So, yung current, para sa atin lang to, ha? Personal view lang. So, gusto natin bumaba si MRC dyan para at least yung risk reward nyo mataas. So, ang reward nyo 18%, ang risk nyo lang 10%. Okay po? So, save natin to para sa next review natin. Ulitin ko lang kasi nasa medyo resistance to, no? So, hintayin natin bumaba ng konti si MRC around this level. Pwede din dyan. Tapos, ibabato nyo dito. Para mas malaki po yung reward kesa sa risk. Okay? So, hopefully po may lang kayo and marami salamat po sa pag-suporta sa ating YouTube channel at sa ating weekly stock review. Marami po salamat and God bless.